Good morning, good morning, good morning, good afternoon, good evening sa inyong lahat. Today is another Friday. As you can see, andito na naman ako sa aming kusina dahil magluluto na ako ng aming breakfast ni Nico. But before ako pumunta dito, naglaan muna ako ng oras para magbasa sa mga comments nyo. Sobrang thankful ko sa mga positive comments nyo, sa mga inspirational comments, mga prayers, mga greetings, mga motivational comments. Maraming salamat sa inyo. Nakakataba siya ng puso, as in sobrang napapagaan nyo yung feelings ko. Maraming salamat sa inyong lahat. So anyway, may nagsasabi sa inyo na pumapayat daw ako. Hindi ko alam, hindi ko kita na pumapayat ako. Napansin ko lang siguro is dahil sa mahaba na yung buhok ko, parang nagpapadagdag siya na payat akong tingnan. Kasi nung maikli pa yung buhok ko, parang bumilog talaga yung mukha ko. Asensya na kayo sa ingay. Nagpapavacuum ako dito sa aming sala. Alam mo, ay! Ngayon pupunta yung tao sa bahay para mag-ayos ng aming sahig. Sobrang excited na ako. Ha? Oh. Parang hindi ko kailangan magluto. Tinatamad na lang magluto. Pak! Tignan nyo yung rice namin. Walang laman. At sobrang nag-dry na yung pomelo ko. Kainain ko to nung nakaraang araw. Uy, nakalimutan ko na siyang kainin ulit. Si Nico ay nag-request ng itlog. So, lulutuan ko na lang siya ng itlog. Meron akong penne. Kunting-konti na lang talaga. Gusto ko sana mag-penne rustica. Wala pala kami mushroom. Bacon lang meron kami. So, hindi ko na lang ito muna gagamitin. Wala akong choice. Itlog na lang talaga yung lutuin. Papaluto sa akin si Nico ng omelette. Sabi niya, lagyan ko na lang daw ng maraming sibuyas. Dahil wala kaming mga gulay-gulay para sa omelette. Tapos, meron naman ako nabili kahapong tinapay. So, yun na lang yung aming kakainin. Uy, kaluoy, uy. Gustong-gusto ko na talagang mag-grocery. Uy, as in. Nasabi ko kay Nico na hindi kami bibili ng bigas para wala akong makain na bigas. Bunggar ah. Kasi nga, diba, uuwi akong Pinas. Tapos, babanat akong kain doon. Para hindi ako lumubo ng lumubo. Masarap talaga kumain ng fried chicken ng Jollibee. Alam ko na. Glalagay na lang ako ng bacon. Meron pala kaming bacon. So, lulutuin ko na lang din ito. Pagka-fried na lang din ako ng bacon. I-fried ko yan lahat para maluto na siya ba. Dahil pasira na din ito siya eh. Kailangan na siyang lutuin. Ako naman, magsusoft-boiled egg ako. Dapat pala walang oil. Joke. Unahin kong gisahin itong bacon. Dapat pala hindi na ako naglagay ng oil. Ay! Buti nakita ko siya. Unahin ko na lang pala ito. I-fried ko ito siya eh. Mainit ha? Okay na yan. Ubusin ko na lang ito lahat. Pa-bakasyon na dito at magbabakasyon din kami. Libre ulit ni Bianan. Parang naging tradisyon na namin na every year. Wala, nasunog naman eh. Uy, nasunog akong bacon na kigwa. Ayan, daldal kasi ng daldal.
this year, libre kami ulit ni Bianan. Babakasyon kami ulit. Kasi kung kami yung masusunod, hindi kami makakapagbakasyon dahil nga magbabakasyon kami ng Pinas. So, hindi kaya ng budget. Tapos may bahay pa. So, hindi siya kakayanin ng budget. Buti na lang talaga, libre kami ni Bianan. Ang sarap kaya pag libre. I think magka-caravan ulit kami. Hindi ko lang sure ah. Hindi ko pa alam kung ano yung plano ni Bianan. Ang alam ko lang, pupunta kaming Linz. Sa Austria siya. Pinipili ni Bianan yung mga malalapit na countries lang para hindi ubos yung oras namin sa kalsada. Dumadami yung countries na napupuntahan ko dahil kay Bianan. Dahil sa kanila. Kasi nililibre nila kami magbakasyon. Nung nag-Egypt kami, yun lang yung time na kami talaga yung gumastos ni Nico. Hindi siya libre. Kasi yung papa ni Nico, binayaran yung mga ilang days namin sa pagdadive. So, lagay ko na itong bacon. Ayan, madami tuloy siyang sobrang daming oil. Bala na lang. Uy, ayan, okay na to siya. Nanonood ako ng mga luto-luto. Tapos, may nabasa akong comments na mas mabango daw kung uunahin ang bawang. Tapos, ingatan lang daw ang bawang na hindi siya masunog. So, yan yung aking gagawin ngayon. Saka ilagay ang sibuyas. Try natin siya. Lagi lang daw siyang haluin para hindi masunog ang bawang. So, ayan, nag-brown-brown na. Ilagay na natin ang sibuyas. So, kasi dati pag nagluluto, kung napapanood niyo yung luto-luto ko, inuuna ko talaga yung sibuyas. Mas maganda daw pala ang bawang para mabango. Papakulon ako ng tubig para sa aking soft-boiled egg. Timplahan ko lang ito ng vegetable broth powder. Konti lang. Then, nilagay ko ulit itong bacon para mahalo sila ba. So, okay na to. Dati, scrambled egg yung niluluto ko kay Nico. Ngayon, mas gusto niyo niya itong omelette. Lagay ulit ako ng konti-konting oil. Konti lang. Kumulo na ang aking tubig, lalagay ko na itong log. Lagay ko na itong beaten eggs. Dahan-dahan lang. Dapat pantay lahat. Then, i-close na natin siya. Omelette with love, Achar. Okay na tong kanya. Wow. Sprout, pwede makin. Itong sweet. Ganito na yung kanya. Ta-da! Ito yung aking! Ta-da! Kay Nico. Mangaon. Lalagyan niya daw ng spicy sauce. Alam niyo ba, hindi ako makain ng dito. Ngaon ta! Super wieder das machst mit dieser. Ich hoffe es schmeckt. Und nicht salzig. Ja? Sicher? Ja. Gut. Wie soll das salzig sein? Ja, der Bacon. Schauen wir mal rein. Ja. Ist noch rot. Ich mag das nicht. Du sollst in die Mikrowelle. Sicher? Ja. Wie denn? Ja, auf den Teller, Deckel ja. Drauf. Vielleicht machst du noch ein Loch rein, damit es nicht explodiert. Ciao. Du musst ja die Mikrowelle sauber machen. Ich bin gar nicht sicher, ob das überhaupt funktioniert. Wieso hast du das dann gesagt? Ausprobieren. Jupp. Told you so.
Pumutok yung ayaw microwave. Lumaso mo yung ayaw. Experiment lang pala niya. Kala ko naman, expert na ito. Please. Sumabog yung microwave namin. Bang! Naubos yung itlog. Sayang yung itlog, besh. Dalawa pa naman. Ha? Uy, kapuyag. Limpyo. Ano, uy? It's your fault. Akala ko, naranasan na niya. Experiment lang pala. Eh, gigo. May buot. Gross, man. Ngayon? Mga isni. Finally. I was ready to put it back to the top. Nung una pa lang, hindi ako naniniwala eh. Look, this could be the estimate, no? What's your condition? Die ist ein Optimist, ein sehr gesund, eine Grundnahrungsmittel. Ja, schau, ist im Kopf wieder ganz geworden. Danke. Ja, ich komme. Du musst nicht im Package gucken. Eine gute Peitsche ist endlich da von Martin. Wieso? Kala ko akin. Dumating yung in-order namin para kay Martin. Sobrang tagal na yan. Anyway, tapos na akong kumain. Magliligpit lang ako. Oras na. 13:50 na. Nasa couch kami ni Nico kanina. Nag-uusap lang. Magkakape siya. Tapos, gagawan niya din ako ng Milo. Kain kami ng donut. Tapos na si Nico nito eh. So, akin na lang to. Kasi kumain na siya kanina ng isa eh. Kailangan ko pang magtupi. Dalawang box yung aking tutupiin. Tapos, kailangan kong i-review yung mga bags na nabili ko. Kailangan ko i-review kung sino yung nabigyan na, kung sino yung wala pa. Kasi nalilito ko sa aking lista. Tapos na nga pala si Nico sa kanyang trabaho. After niya mag-coffee, kailangan na niyang pumunta doon sa bahay. Dito na yung aking Milo na may marshmallow sa itaas. Ta-da! Wala marshmallow, just black coffee. Wala marshmallow, just coffee. So cute. Wala marshmallow, just coffee. Ich bin sehr schon gewohnt, dass du laut bist. Wenn man so klein ist, dann wird man leicht übersehen, gell? Deswegen muss man laut sein. Genau. I'm ready for vacation, baby. Bist du schön rund, mein Schatz? Bist du blöd? Also, keine Edges mehr. So bist du echt blöd? Schaust du mich so an? Schaust du mich so an? Jetzt hast du ein rotes Gesicht. Rot und rund. Du bist ein Ampel. Bist du echt blöd? Bulli bist du. Ich find's so cute. Du bist Bulli. Ich bin gar kein Bulli. Du bist Bulli. So cute. Ich find's sehr gut. Bulli Husband. Und Bulli Wife. Ich glaube nicht. Thank you.
kong mag-practice ng ukulele. Alam nyo ba, after nung naoperahan ako, yan na lang yung parang nilalaanan ko ng oras. Nanood ako ng Lunch Out Loud habang magtutupi ako. Kasi marami pa akong tupi and dalawang box pa yung tutupiin ko. So, samahan nyo akong magtupi. Nanood ako ng Lunch Out Loud dahil kay Alex Gonzaga. Siya naman yung kuwela doon. Paborito kong segment nila yung Beat the Two. Gustong-gusto ko yung laro na yan. Parang ang dami mong matututunan. Pag naiipit ang puso ko, yan na lang yung sumasakit pag naiipit na lang siya. Dito pala sa kwarto namin, nung kakauwi ko lang galing sa hospital, hindi ako pinapayagan ni Nikong bumaba. Dito lang talaga ako whole day sa kwarto. Nagpre-prepare na lang si Niko ng pagkain sa akin. Breakfast at saka lunch. Dito niya iniiwan. Tapos pumunta din dito si Bianan once. Naghatid siya ng prutas at saka pagkain ko. Buti na lang talaga itong aming bed. Pwede siyang mabend or anong tawag dun? Basta matataas yung uluhan. Kasi yun yung kailangan ko nung fresh pa yung aking tahi. Hindi ako nakakaupo, hindi ako nakakabend talaga. Lagi na lang ako nakaslant. Tail. Ludig. Ludig. Oh. Mayang buntag, mayang gabi. Mayang hapon. Ludig ako siya. Magtutupi lang muna ako ha, tapos manunod ako ng Lunch Out Loud ng Hope. Magdi-dinner na kami. Nag-order lang si Nico ng pagkain sa labas. Hindi niya ako pinagluto. Sabi niya kasi, nag-crave siya ng Duna pizza sa mga online shop. At itong chicken curry, isa ito sa paborito namin ni Nico. Ngaon ta! Ah! Wow. May rice! May rice! Sarap. Ngaon ta! Das ist aber mal Gemüse, gell? Hab ich ja. Ich dachte schon wieder ums Gemüse, so warum? Ich hab Gemüse gegessen. Machst du jetzt ein Stück? Wenn du mir eins gibst, dann schon. Ich hab wirklich Gemüse gegessen. Ach schau, ja, tausch mal. Da ist fast keine Tomate, die kannst du essen, ne? Die Stück ist aber, gell? Schau, ich hab schon Gemüse gegessen. Tapos na ako at meron pa ako natira. Para bukas naman ito. Tapos na kami kumain. I close the vlog, my chat. It's closed now. Our opening times are not now. What? Yeah, it's closed. You end the vlog, my chat, Fiti. This is the end. Hold your breath and count to 10. This is a lead. The end. Like, subscribe, hit the notification bell. No, ring the notification bell. Hit the notification. No. Subscribe. Like, subscribe, ring the notification bell. And the end. Thank you, Amping. Bye. Amping.